Huwag mo akong pilitin gumawa ng bagay na mas lalo ang kagagalit mo, Celine. His tone held a warning. I tried to be nice to make you listen to me. I do all my best but it doesn't work, I see. His eyes held me and it's darkened more. I gulp as a fear started consuming me inside again. Now sign the marriage contract. Uuwi ka sa Davao kasama ako bilang asawa mo. If you refuse, well, in just one call, Louis' business will be vanished. He said in a threatening voice and dominant authoritative aura. Ano? Iuwi niya ako sa Davao at kasama siya bilang asawa ko? How did he know that I'm from Davao? Bakit mo to ginagawa sa akin? I breathed out and asked him in a low voice. Nagtatalo mga bagay na tumatakbo sa isipan ko. Susunduin ko ba ang gusto niya o magmamatigas ako? Pero madadamay si Louis at ang negosyo niya. Ano ang gagawin ko? Huwag mong idamay si Louis dito. Bakit bang sama mo? Makasarili ka. Ganyan naman talaga kayo mayayaman eh. Kaya niyong paikutin kaming mga mahihirap? Biglang tumunog ang phone niya sa bulsa. Kinuha niya ito habang ang mga mata niya nasa akin. How is it? Using his authoritative voice, he answered the call. Nakakatakot ang boses niya kapag ganito siya makipag-usap sa mga tauhan niya. Hindi ko man narinig ang sinasabi sa kabilang linya, pero may hinala na ako na may masamang binabalak si Alex. Napakunot noo ako habang nakatingin sa kanya. Wala na sa akin ang mga mata niya kung hindi na sa screen ng phone niya. He's a kind man. I know that. Inalagaan at tinago niya naman ang babaeng matagal ko nang hinahanap. His voice is lacing a calm but dangerous. I remain quiet but I'm in fear. Perhaps I'm thankful to him because he take care of your love. And so you do, right? A demonic chuckle came out from him. Pero ang malas niya kasi hindi mo man lang kayang suklian ang kabutihan niya. He said after and made a sound. Pinanungkot pa ang bahagya ang boses. It's like mocking me. Natagal na niya akong hinahanap? Tanong ng utak ko. Naguguluhan ako kung ano ibig niyang sabihin sa sinabi niyang hindi ko man lang kayang suklian ang kabutihan ni Louis sa akin. I gulped the lump in my throat as I stared at him confused. Barilin na ba namin, boss? Sabi ng nasa kabilang linya. Wait for my command. I will let my love see for the last time that kind man. Saad ni Alex sa kausap sa phone. Para lang manlaki ang mata ko na pinakita niya sa akin ang screen ng phone niya. He placed the phone in the table and make it stand for me to see what's in the video on it. Si Louis nakaupo sa loob ng restaurant niya. May kausap na client. I will sign the marriage contract. Just please, please don't hurt Louis. Let him leave. But he looked at her, his safety. Sabi niya sa kausap sa phone at narinig ko naman sumagot ang lalaki sa kabilang linya. Yes, boss. Kagad niya ako pinapirma sa marriage contract at ganun din ang ginawa niya. Dahan-dahan bumaba ang mukha niya papalapit sa akin. Naamoy ko mabangong hininga niya pero bago pa man lumapat sa labi ko ang labi niya, kaagad kong iniiwas ang mukha ko. Dahilan para sa pisngi ko lumapo ang labi niya. Ngunit ang sunod na ginawa niya hindi ko inaasahan. He aggressively deepened the kiss as he inserted his tongue inside my mouth. His kiss is forceful, mapagparusa, may halong panggigigil. Di gantong klaseng halik ang ginawa niya nung una sa akin. His action is dominating and it's making me terrified more. Your friend sold you. They drugged you. He whispered in my ear. His lips touched it. I shiver at what I heard. Si Beth, tinrahidor niya ako. Larong nanubig ang mata ko sa isipin yon. I'm so sorry, love. He pulled away and looked into my eyes deeply. He wiped my tears using his thumb. His eyes roamed in my face to my eyes, to my nose, and to my lips. He caressed my stained cheek using the back of his finger. Hindi pa ako handang pakinggan ang katotohanan sa nakaraan ko. Kumikirot ang puso ko sa isipeng trinidor ako ng kaibigan ko dati na si Beth at kung ba't nangyari ang paggagahasa sa akin ni Alex dati. Pupuntahan kong anak ko. Sad ko at nilampasan ko siya pero bago pa man ako nakalapit sa pinto, biglang narinig ko na ang iyak ng anak ko sa intercom. Mama? Where's mama? Umiiyak to habang narinig kong may boses ng babae at mga katulong. Marahil napilit inaalo ang anak ko. Shh! Sandali lang muna, baby. Tawagan mo na si mama mo, ha? Tahan na. Nagmamadali akong lumapit at pinuksan ang pinto. Pero nakalapit na pala si Alex at ito na ang bukas ng pinto. Inawakan niya kagad ng palapulsuhan ko at hinina na papalabas ng kwarto. At kagad namin tinungo ang kwarto ng kung saan si Alden. Baby, nandito na si mama. Kagad kong niyakap to na makalapit ako sa kama. Nakatayo sa magkabilang gilid ang dalawang babae na naka-uniform ng pang-maid. Punong-puno ng luha ang mata nito at namumulang ilong kakaiyak.
Marahil nanibago lang ito dito kasi di pamilyar ang kwarto niya. Maigpit tong yumakap sa akin habang unti-unti kumakalma ang pag-iyak niya. Inihimas ko ang likod niya habang nakayakap. "Where are we, Mama?" tanong nito at tumingin sa akin. Pero bago pa man ako makasagot, si Alex ang biglang nagsalita at kaagad na lumapit sa amin. "You are with me, champ?" Mahinahon ang boses na sagot ni Alex sa anak ko. Tsaka naman bumaling ang anak ko sa kanya. Bigla, umaliwala sa mukha nito pagkakita niya kay Alex. "Sir Champ, you're here." My son's voice beamed. Malawak naman ngumiti si Alex sa kanya at dumukwang ito para buhatin ang anak ko. Nakasunod ang tingin ko sa kanila ng anak ko. Isipin ko palang kung paano ko sasabihin sa anak ko ang totoo, nahihirapan ako. Pero sa nakikita kong bonding and how close are they to, marahil hindi na ako mahirapang ipaalam sa anak ko na si Alex ang ama niya. Pero galit ako sa ama niya. Kahit may isang bahagi ng puso ko na nagsasabi that my son deserves to know who's his father. Sa nakalipas sa 5 taon na pagkawalay ko sa mga magulang ko, ngayon lang ulit ako makakabalik sa Davao kung saan naroon sila. Isa pa, nagtataka ako kung ba't alam ni Alex kung saan nga ba ang mga magulang ko at kung bakit ura-urada gusto niya nang umuwi kami sa Davao. Kilala ba niya ang mga magulang ko? "Welcome back, ate. Namiss kita. Love, get inside." Tawag pa nito sa akin. Panay pa rin ang pagtawag nito sa akin, love. Nahiya tuloy ako kasi nandito ang kapatid ko. "Ate, ang gwapo pala ng anak mo. Manang-mana kay kuya, oh." Sabi ni Carl at nakita ko pang tumingin to sa gawin ni Alex. "Nay, tay." Tawag ni Carl at kinatok ang pinto namin. "May bisita po tayo?" "Sandali, Carl." Sigaw nito sa loob. Boses yun ni nanay. Bungungad ang mukha ng nanay ko pagbukas ng pinto. Pero di sa akin nakatuwa ng mata nito kasi nasa likod ako ni Carl at natatakpan. "Alex, anak, ikaw pala. Bakit di nilang kayo kagad pumasok ni Carl?" Napanganga ako. "Talaga ba? Kilala nila si Alex? Pumaparito ba ang kumag na to dito sa amin? At aba, nagmano pa to kay nanay. Nauna pang magmano kay Carla. Celine." Umihikbing lumapit sa akin si nanay at kagad na yumakap sa akin. Di ko rin napigilan ang emosyon ko at nag-uunahan ang luha kong bumagsak sa pisngi. Mahigpit ko rin niyakap si nanay na parabang dito ko na ibinuhos ang 5 taong pangungulila ko sa kanya. "Diyos ko! Rick, ang anak natin, nandito na siya!" Saad nito at marahang kumala sa akin, humarap kay tatay. Habang umiiyak ako, tiningnan kong diretso si tatay. Kita kong pinipigilan itong emosyon. Napatulala itong tumingin sa akin na parabang hindi makapaniwala sa nakikita. "Tay?" sambit ko. Dahan-dahang lumapit si tatay sa akin at pinaglipat-lipat ang tingin sa akin at sa batang nasa tabi ko. At pagkatapos tumingin to kay Alex na parabang may kakaibang emosyon sa mata nito pagkatapos. Galit at nagtatampo pa rin kaya si tatay sa akin? At sa hindi ko inaasahan, biglang niyakap ako ni tatay. Tuluyan ang bumuhos ang emosyon ko. Parang binuksang gripo na tuluyang umagos sa mga luha ko. Niyakap ko si tatay na mahigpit habang umiiyak. Alam ko sa kanilang dalawa ni nanay at tatay ang pinakanasaktan kasi napakalaki ng tiwalang binigay niya sa akin dati. Sinira ko lang. "Patawarin niyo po ako, tay," I said between sob. "Ako ang patawarin mo, anak." Narinig ko pang nabasag ang boses tatay. Marahantong kumala sa akin at tumako ang mata nito sa anak kong tahimik lang at alam kong nakikiramdam lamang din. "Ito na ba ang anak mo?" Napasing huto at marahang pinunasan ng mata. "Ang apo ko." Mahinang sambit ito at tumingin sa akin si tatay. Tumango ako sa kanya. Nakatitig lang si Alden sa lolo niya at tinipat maya-maya ang mata sa lola niya na ngay napatakip sa bibig upang pigil ang mapahugulhol habang nakatingin sa anak ko. "Siya, ang lolo mo?" Saad na pagpapakilala ko sa kanila sa isa't isa. "At ang lola mo, anak, magmano ka at lapitan mo na sila." Nakangiti kong sabi sa anak ko. "May lolo. Apo." Umiiyak na sambit ni tatay habang mahigpit na niyayakap ang anak ko. Kinarga nito si Alden at inilapit kay nanay. "May lola." Kinuha naman ito ni nanay mula kay tatay at kinarga. "Apo ko." Napahagulhol si nanay habang karga ang anak ko. Nang tingnan ko si Alex, tahimik namang tong nakatingin sa mga magulang ko. Parang may kakaibang emosyon akong nakita sa mga mata niya habang nakatitig sa anak ko na nakayakap sa lolo at lola niya. I did not introduce him yet as the father of my son. Mabilis lumipas ang araw.
Mag-iisang linggo na mula nang dumating kami dito sa Davao. Ang anak ko mabilis na nakaka-adjust sa environment niya ngayon. Masaya ako nakikitang masaya ang anak ko na nakapiling niya na ang lolo at lola niya at si tito niya. Nakita ko si Alex na nakikipagtawanan pa ito sa mga kasama niya na nagbabalat din ng niyog. Mukhang kilalang kilala siya ng mga ito. Feeling may alam sa ganitong hanap buhay ang loko kumakaasta. Napansin marahin itong nakangiti ako sa kanya, kaya tumingin to sa gawi ko at gumisi, tsaka kumaway pa sa akin. Pero inirapan ko lang naman siya. Di naman apektadong kumag sa ginawa ko kasi nakangiti pa rin to. Kasama niya pala si Alden at ito yung tagabilang ng niyog na nabalata ni Alex. Tuwang-tuwa ito habang ginagawa yon. Love, pakinggan mo naman ako, I can explain. Nagsusumamo ang mata nitong tingin sa akin. Umiling ako. Naglakad papunta sa maliit na sala namin, pero hinawakan niyang braso ko at pinaharap sa kanya. Bitawan mo ako. Please love, listen to me. I cannot bear it anymore. Pakinggan mo naman ako. Mahigpit niya ako niyakap mula sa likod. Buong lakas kong kilala sa mga braso niya pero wala rin silbi. Siniksik niya ang mukha sa leeg ko. Patawarin mo ako, Celine, kung hindi ko inamin sa iyo una pa lang na ako ang lalaking... Parang nanghina ang boses niya. Pilit kong kinilas ang braso niya sa pagkakayakap sa akin at binitawan niya ako, kaya't matapang kong hinarap siya. Na ikaw yung lalaking gumahasa sa akin. Ba't di mo ituloy, sasabihin mo yun naman? Di ba yun ang totoo, di ba? Singhal ko at nagunahan ang luha ko sa pisngi sa pag-agos. I saved you that night at the bar. Napatitig ako sa kanya dahil sa sinabi niya. Biglang gusto kong malaman ang totoo mula sa kanya. Siguro nga panahon na para malaman kong katotohanan. Bakit niya palaging tinatanggi na hindi pang gagahasa ang ginawa niya sa akin? Anong ibig mong sabihin? Mataman niya muna akong pinakatitigan bago nagpatuloy. Yung babaeng kaibigan mo at ang lalaking kasama niya, gusto kanyang ibenta sa mayaman negosyante na naghahanap ng babaeng makaikakama ng gabing yon. Walang halong pagsinungaling sa tono ng boses niya, pati ang nakikita ko sa mata niya. Para akong bumalik sa mismong araw na yon, nang maalala ko si Beth? Ano bang klaseng kaibigan siya kung ganon? Nilapitan ka. Naalala mo? You caught my attention easily that night, I admitted. You seem firm inside the bar kahit nilapitan kita. Pero hindi mo ako pinansin at nilingon. Nasaktan ang ego ko, inaamin ko. Mariin ang mga mata nitong tumingin sa mga mata ko. Ano daw? Nasaktan ang ego niya? Ha? Ang kapal. When I was about to leave, narinig ko ang lalaking kasama ng kaibigan mo. Nakikipag-usap sa isang lalaking mukhang nagka-interes sa'yo. I heard them made a deal about you. Umiling-iling ako sa mga posibleng masamang nangyari sa akin ng gabing yon. Si Beth, bakit wala siyang ginawa ng gabing yon? The pain of betrayal tore my heart. I gasp at a sudden emotion I'm feeling. I am so hurt. Sa di ko malamang dahilan, gusto kong isave mula sa mga gagong yon. Kaya na makita ko may binibigay na syrup at I knew already what it is. It's a drug. That guy poured in the juice after your friend gave it to you. Nagtatagis ang bagyang nito pagkasabi niya sa akin. Believe me, love. Pipigilan ko pa sana ang babaeng huwag ibigay yun sa'yo. But something came up to me. A friend of mine called. But I quickly ended it then I was late. You drank it already. The damn juice? You innocently drank it without knowing that they put something on it. I sobbed after hearing him say it. After knowing the truth. Wala na akong alala pagkatapos nun. Nangihina ako napaupo sa sofa. Habang pilit ko pinipigilan na huwag humagulhol. Alex sat beside me. He cupped my face in his big callous hand and gently wiped my tears. Ayokong gumawa ng gulo o alamang komosyon ng gabing yon sa mismong barko. Kaya't sinundan ko ang babaeng kasama mo at ang lalaking kasama niya without them knowing. Right then I found out they booked a room and the guy who's got an interest on you that night told them to book. So they did. Binayaran ng lalaking yon ang kaibigan mo, Celine. Pero bago pa nila masagawa ang plano nila, I have my men watching them. Bagyang nalayo ni Alex ang mukha sa akin. Nagtataka ako tumingin sa kanya. Paano kung wala siya ng gabing yon? Ano kaya ang mangyayaring mas masama sa akin kaysa ginawa niya? Anong ginawa mo pagkatapos nun? My voice is shaking. My body felt numb. But the anticipation of knowing about it is urging me to listen to him. Alex sighed. He looked straight to my eyes right before he continued. Dahil binayaran sila ni Garcia, tinapatan ko ang halagang ibinayad sa kanila. He paused for a moment and his eyes are gazing at my face. Binili kita. He completed his words. Napanganga ako pagkatapos kong marinig ang sinabi ni Alex.
Ngayon ko naramdamang lalong awa sa sarili ko. Para akong isang bagay o hayop na ibinenta nila. Hindi ko tuloy maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Dapat ko ba ipagpasalamat kay Alex ang nangyari ng gabing yon kung hindi siya nakialam sa masamang pinaplano ni Beth at ng nobyo nito? Para akong nabingi sa huling sinabi ni Alex. Binili kita. Paulit-ulit to nagre-replay sa utak ko. Napangangako at pagkaraan, hindi ko napigilan ang labis na emosyon na umiyak ng husto. Nagmistula akong hayop o bagay na pinagbili nila ng gabing yon. Bakit mo ako ginlaw kung wala ka masamang intensyon sa akin ng gabing yon? Hindi ko na siya pinatapos magsalita. Naguguluhan ako at kita ko sa mata niya ang guilt. Love, please calm down. Pilit niya akong hinawakan sa kamay pero agad kong tinabig ang kamay niya. Calm down. Alex's eyes gently looked at me. I called my doctor friend that time. I asked kung paano bang mawawala sa katawan mo ang droga na yon without touching you. He paused and sighed. Ani mo'y nahihirapan sa pagsasalita. But he said there's no other way but to touch you. Natatakot ako na baka mapapano ka. My doctor friend told me that it will lead your body to collapse or even worse dahil kinainan ng droga ang sistema mo that night that you almost... He paused again and that made me look at him puzzled on what happened next to me or what was unbelievable things that I did. What? I managed to ask him. Hindi ko malaman kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Hindi ko mapangalanan ang emosyong nakikita ko sa mata niya. Wala akong maalala ng gabing yon. I looked at his eyes to see if he's lying about his reason but I found none. Dapat ko bang ipagpasalamat yun sa kanya? Because he touched me that night, humupa yung droga sa katawan ko. Pero nang maalala ko ang nangyari kinabukasan. Ano nangyari kinabukasan? Ba't po ako iniwan doon pagkatapos na may magyari sa atin? Puno ng hinanakit ang boses ko. Tanging leather jacket mo lang naiwan doon. Wala nang ni anino mo. Punong-puno ng luha ang mga mata ko. While I pointed my finger at his hard chest, you disappeared just like that. Hindi mo man lang ko binalikan? Bakit inanapan lang pagkatapos? You don't know how difficult it is for me to endure the pain alone. Dahil ako sa lugar na yon. Siguro naman alam mo yon, pero bakit? Bakit di mo ko hinanap? Bakit? Sumabat ko sa kanya. Ilam na sa luha ang mga mata ko. Nangihina ako napaupo sa sofa. Kagad naman lumapit si Alex at sa hindi ko inaasahan, lumuhod to sa harapan ko. Bumalik ako, love. I swear. Bumalik ako. Di naman ako umalis nun eh. I'm just at the bar to mend something's there. Binalikan kita pero wala ka na dun. I asked my staff kung may nakakita ba sa ipaglabas but no one. So I checked the CCTV of the hotel. He reached for my hand. Nakikiusap ang mata nitong tumingin sa akin. I am so sorry, love. His voice is almost a whisper. Akala ko kasi totoo yung sinabi ng kaibigan mong babae, nalulurang ninyo ang lahat, that you're just having fun as college students. Umigting ang tenga ko sa sinabi niya. Bigla rumagasa ang galit sa puso ko. Nanatili to nakaluhod sa harap ko. Ganun lang ba kababaw ang tingin mo sa akin ng mga panahon yon, ha? Ni hindi ka man lang nag-imbestiga, di ba? May sariling agent task force ka? Sumbat ko parang may kung anong humiwa sa puso ko. Sa isiping, minsan naging mababaw ang tingin niya sa akin. Umiling-iling ito sa akin habang nakatingala at pilit inaabot ang kamay ko. Pero umatras ako papalayo. I am sorry. Nagkamali ako. Huli na nang malaman kong lahat. Basag ang boses ito at may namuong luha sa mga mata niya. Pero nagpigil ito na huwag tuluyang umiyak. Naramdaman ko, animo isa itong talunan na sundalo ngayon. Gone is the aura that screams and dangerous. Sinubaybayan kita pero dahil naging gago ko, I don't have the courage to approach you. Nalingat lang ako kasi nagka-problema noon ang kaibigan ko. Nadukot ang asawa niya ng mga panahong yun. But believe me, love, I have searched for you. Ha? Sinungaling? Tumayo ka dyan. Matigas kong sabi. Pero umiling ito, bagsak ang balikat. I'm sorry, love. Tang inang sorry yan. Sana lahat nawawala sa isang sorry lang, pero hindi eh. Singhal ko at nilibot ko ang paningin sa loob ng bahay namin. Alam kong naririnig kami ngayon ni nanay, marahil na sa labas ito ng bahay kasi kanina nagdidilig to ng mga pananim niya. Tumayo ka. Maniwala ka, hinanap kita. Ginamit ko lahat ng koneksyon ko para lang mahanap ka, love. Pero tuwing nagkakaroon ako ng lead sa'yo, may bigla na lang humaharang nito. He said in a painful voice. Nanatili lang tong nakaluhod sa harapan ko. Biglang nahabag ang puso ko sa nakikita kong pagmamakaawa niya. No,
Di ka dapat maawa sa kanya, Celine. Tama, hindi dapat. Malaki ang naging kasalanan niya sa akin. He threatened me with Louis' life back then and forced me to sign the marriage contract. I digged and I found out that it was Louis. He confirmed. Paano nangyaring hinaharangan ni Louis ang investigasyon niya? Now I was confused. I can't believe this revelation from Alex. Pero ayoko na maisipin niya na pinisiraan niya si Louis. Bakit naman gagawin niya ni Louis ang humarang? Kung dati nga ay nagtanong pa ito kung wala ba daw akong planong hanapin ang ama ng anak ko. Kaya ba rin nagkaharap sila sa birthday party ni Alden? Hindi maganda kung paano nila tratuhin na isa't isa? Nagangat ito lang tingin sa akin and I saw the sincerity on it. Nakikiusap ang mga mata nitong tumingin sa akin. Anong kinalaman ni Louis? Bigla akong nautal. Stop accusing. Tama na. Baka nakakalimutan mo how you threatened me of Louis' life. Dinadamay mo mga inosenteng tao? Sabay alis ko. Nak! Naglalambing na boses ni nanay na tinawag ako. Talagang namiss ko ang ganitong tono ng boses ni nanay kapag tinatawag ako. Lumingon ako sa gawin ni nanay. Naguhugas kasi ako ng gulay para sa niluluto niyang kare-kare. Ano po yun, nay? Lumapit to sa lamesa para tulungan ako sa paghimay ng sitaw. Tilingnan ako nito sa mata. Nag-aalangan ang itsura nito. Alam mo bang palagi kong dinarasal na sana bumalik ka na sa amin ni tatay mo? Mangyak-nyak itong ngumiti. Napatitig ako kay nanay kasi naging emosyonal ito habang nagpatuloy ito sa pagsasalita. Umiiyak ako palagi kapag binabasa kong surat na iniwan mo noon. Pati ang tatay mo ay halos nalungkot na sinisisi niyang sarili niya kung bakit ka umalis. Palagi nitong sinasabi na wala kaming kwentang magulang kasi hindi ka man lang namin naprotektahan at naalagaan, lalo pa nga't nagdadalang tao ka noon. Napasinghot si nanay at marahang nagbunas ang luha niya. Nabag naman ang puso ko. Pinag-arala ko pala sila ng husto ni tatay noon. Mapait akong umiti. Pinahanap ka ng tatay mo. Hanggang sa may isang lalaking nagpakilala at tumating dito sa bahay, hinahanap ka rin. Umamin to sa kasalanang nagawa niya sa'yo. Doon namin nalaman ang totoong nangyari sa'yo sa Manila, nak. Humingi ito ng tawad sa amin ng tatay mo. Nagmatigas ang tatay mo at galit na galit sa kanya. Napabuntong hininga si nanay at maliit nang umiti sa akin. Alam ko si Alex ang tinutukoy nitong lalaki. Ayon na rin sa kwento niya. Kahit anong gawing pagtataboy ni Cardo, nagpabalik-balik pa rin to sa bahay para humingi ng tawad. Yun nga kalaunan, kinausap na to ng tatay mo. Nakiusap tong dito muna tumira sa bahay at handang pagbayaran ang kasalanan sa'yo. Gagawin niya raw lahat para mapatawad namin. Naging katuwang to ni Cardo doon sa kuprasan. Mahigit isang buwan kahit kalahating halatang dito sanay sa hirap, hindi to nagreklamo man lamang. Ayon kasi sa kanya, alam niya, higit pa raw doon ang hirap na dinadanas mo. Kaya't nagsumikap tong makuhang tiwala at kapatawaran namin ng tatay mo, nak. Tumayo si nanay. Kinuha ang mga gulay at lumapit sa nilulutong kare-kare habang nagpapatuloy sa pagkukwento. Si Carl nag-search sa social media. Ano nga bang tawag doon yung Facebook, nay? Sabat ko. Oo, yun nga. Kapag ko ay nalaman namin, kilala pa lang ang kanito sa larangan ng negosyo at dating military pala siya. Lumingon si nanay sa akin at gumiti. Bigla umaliwala sa mukha nito. Alam mo ba, dahil sa galit ko, pinaputukan ko siya ng baril at pinagpapastol ng kalabaw sa loob ng kalahating oras. Sabat naman ni tatay nang pumasok na pala at nakikinig sa usapan namin. Galing to sa labas kasama si Alex at Alden dun sa malit na fish pond. Napamulagat ako sa narinig ko sinabi nito. Hindi ko ma-imagine ang isang Alex nagpapastol ng kalabaw. He's mighty and feared by everyone in his fine line of works. Tapos pinatputukan ng baril ni tatay at pinagpastol ng kalabaw? Napangiti ako at marahang napailing sa tinura ng tatay. Nakita ko ang determinasyon niya na makuha ang tiwala at kapatawaran namin. Kaya nung sinabi kong makukuha niya lang ang buong puso namin ng nanay mo kung may babalik niya dito sa amin. Pero bago yun, anak, pinapunta niya dito ang ama niya at nangakong tutulong sa paghahanap sa'yo. Kaya pala nung pinakilala ko ni Alex sa ama niya, para may kakaiba akong emosyon nakikita sa mata nito. Amusement is evident in his eyes. His father looking at me way back then when we first met. Pagkatapos ng usapang namin yung nani at tatay, napaisip tuloy ako. Kaya pala ganto na lang kalapit si Alex sa mga magulang ko. Pumunta pala ito dito at nagpaalipin kay tatay. Pati ang ama nito ay nangakong tutulong na hanapin ako. I feel ashamed of myself when I was accusing him about threatening my parents. Alex, pritong tilapia lang kainin mo, nak.
Merong mani kasi ang lutong ulam ni Lola, saad ko habang nilalagyan ng ulam at kanin ang plato nito. May allergy kasi si Alden sa mani. Hindi ko alam kung bakit at kung kanino niya namana. Ang ganito kasi ako hindi naman allergy sa mani. Nasa paggamit katabi ko sa upuan si Alden habang kaharap ko naman si Alex. Napansin kong mukhang alanganin tong sumundok ng ulam. Napatingin ako sa kanya. Sa pagkakaalam ko, hindi siya mapili o maarte sa anumang pagkain. Pero ngayon, parang ayaw nito ng kare-kare. O baka naman ngayon lang ito nakakita at makakatikim ng kare-kare. Nakain na, puna ni nanay. Maliit tong umiti kay nanay at marahang tumango. Tsaka pa ito sumundok ng kare-kare pero konti lang. At kumuha rin ito ng pritong tilapia. Napansin niya siguro nakatingin ako sa kanya kaya't nag-angat ito ng tingin sa akin. Habang sumusubo, umiti pa ito sa akin. Dahil bawal ang umirap kasi nasarap kami ng grasya, nag-iwas na lang ako ng tingin. Bagoong, baka gusto mo. Inabot ko ang platito na may bagoong sa kanya. Pampagana yan, pares ng kare-kare. Sumandok naman to ng kaunti. Tinaasan ko siya ng kilin na mapansin ko, di nito ginilaw ang kanin na may kare-kare. Ayaw niya ba sa bagoong at kare-kare? Pero nung makita niyang nakatingin ako sa plato niya, tsaka sa mukha niya na nakatas ang kilay ko, para napilitan itong isubo ang kanin na may kare-kare. Habang magana akong kumakain, bigla na lang nagsalita si Alden sa tabi ko. Sir Champ, are you okay? May pag-aalala sa tono nito, kaya't mula sa anak ko nabaling ang tingin ko kay Alex. Bakit ito na itanong iyon kay Alex? Para lang magulat ako na makita kong namumulang mukha nito at parang di nito mapakalit mukhang nahihirapan ng huminga. Hindi ko tuloy alam kung nabulunan ba siya pero mukhang di naman. Biglang rumihistro sa utak ko na baka may allergy to. Ganitong ganito kasi ang nangyari kay Alden na makakain to ng mani nung hindi ko pa alam na allergy to sa mani. Dali-dali akong tumayo at lumapit sa kanya. Pinainom ko siya ng tubig. Ano, are you okay? May allergy ka ba? Arata ang pag-aalala sa boses ko. Sa bagoong ba or sa the peanut? Nahihirap ang sagot nito. Nataranta namang tumayo si nanay at tatay. Bakas ang pag-aalala sa mga mata nito para kay Alex. Naku, pasensya ka na anak. Hindi ko alam bawal pala sa iyong mani. Nag-aalala ang boses nito. Dadalhin ka namin sa doktor. Saad ni tatay na bakas din ang pag-aalala sa boses. Dinala nila ni tatay si Alex sa sala at ton pinaupo. Namumula pa rin ang buong mukha nito. Umiling to bilang sagot sa suhestyo ni tatay. Do you have antihistamine? Pinakalma ko ang sarili ko at may gamot naman si Alden pero pang kids lang dosage noon. I have Benadryl. Nasa bag ko. Mahinang sagot ko. Namumulan lalong mukha niya. Akmang tatayo ako para kunin yon pero si nanay na ang dalidaling kumuha ng bag niya. Kagad naman bumalik to, bit-bit ang bag ni Alex. Nasa side pocket ang gamot, love. Pakikuha, please. Pilit pa nitong nilalabanan ng panghihina na nararamdaman niya. Kinuha ko kagad ang Benadryl at pinainom yon sa kanya. Naging magaan na ang paghinga niya. Nakapikit ang mata habang nakasandal naman sa sofa. Sigurado ka ba na hindi ka rin namin dadalhin sa ospital? Paniguradong tanong pa ni tatay sa kanya. Marahan tong nagmulat ng mata at saka sumagot. Hindi na po, tay. Mamaya lang po magiging okay na rin po ako. Nag-aalangan man, kinuha ni tatay. Hindi rin ito pinilit pa si Alex. Nang sinabi ko na sa kwarto niya na lang siya magpapahinga, tsaka ko pa nalaman na sa kubong pinapaayos si tatay pala ito natutulog. Akala ko sa pinagawang extension ng kwarto ito natutulog. Bakit sa kubo siya dito sa may tilapyaan? Sa dating kwarto ko kasi kami natutulog ni Alden, kaya akala ko dito sa bagong kwarto na pinagawa ni tatay si Alex natutulog. Dito ka na, sa kwarto mo Alex, sumiga. Pinilit to ni nanay kaya't sumunod naman ito. Marahil ay talagang hindi maganda ang pakiramdam nito kaya hindi na siya nakipag-argue pa. Okay ka na po? Nag-aano lang boses ni Alden. Lumapit ito kay Alex at inimoy matured masyadong kilos habang kinapa ang apo noon ni Alex. Tumango naman sa kanya si Alex at malit nang umiti. I'm good, son. I'll be fine, okay? Don't worry too much about me. Hinaplos pa nitong pisngi ni Alden. Tumingin sa akin ang anak ko at talata ang pag-aalala sa mata nito para kay Alex. Marahil nagtataka kung bakit tinawag na siya ulit na son ni Alex. Blaze anak, I softly called him. But he's still quiet and not even bothered to give me a look. Nakayoko ito habang hawak ang dinosaur toy niya. Baby, are you okay? This time he spared me a glance.
His navy blue eyes is full of sadness, but then he quickly take away his eyes at me and nodded to me cutely. Nak, do you want to tell something to mama? Tawag ko ulit sa kanya, kaya lumingon to sa akin at parang may nais siyang sabihin. Alam ko sa paraan pa lang ng tingin ang kulay navy blue na mata nito sa akin. Inintay kong may sabihin to, ngunit bigla na lamang tong umiling. I stand from sitting on the bed and get a hold of him. I cupped his small face and wandered into his magnificent navy blue eyes. Is there something bothering you, baby? Tell me, okay? Mama will listen. Come on. I softly said as I'm urging him to speak. I saw he opened his mouth but no words came out. Nananansya ang mga mata nitong tumingin sa akin. I do have a papa, mama. Malungkot ang boses pang tarong nito. Nadikom ko ang mabig sa tanong ni Alden sa akin. Sa loob na 5 taon, hindi nito kailanman itanong sa akin tungkol sa ama niya. Ngayon lang, alam kong darating ang araw na to. Handa na ba ako? Paano ko sasabihin sa kanya na nandito kasama namin ang papa niya? I looked deep into his eyes. The longing is evident on it. Di ko man lang naisip na maramdaman ng anak ko sa loob na 5 taon. I know his longing on having a father, but I ignored it. Niya lang ako tinatanong noon kasi mas inuna nito ang nararamdaman ko. Napaka-selfish ko namang ina. Di ko man lang naisip na baka matagal na palang gustong malaman ng anak ko ang tungkol sa papa niya. And I even doubted that he has already an idea about his father. I can see it in his eyes. He just needs a confirmation from me. I know at first when he met Alex back then, may pagtataka sa mata nito dati pa. Marahil nakikita niya na magkahawig sila ni Alex, pero di niya lang ako tinanong tungkol doon. Never mind. Kagad nalugtong nito at akmang tatalikuran ako. Do you wanna know about your papa, anak? Biglang namuo ang luha sa mga mata ko na makita ko kung paano biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Excitement. I saw it in his eyes. Pinuno ko muna ng hangin ang dibdib ko. Hindi ko alam sa kung paano ko sisimulan, pero naghihintay at nanginig na mata ng anak ko ay biglang tumunaw sa puso ko. Patawarin mo si mama, baby. Kung ba't ko pinatagal ang sasabihin sa'yo about your papa? Hinaplos ko ang buhok nito. Marahang tumangong anak ko habang nakikinig sa akin. There are things that you may not understand for now, but when the time will come, you will know it yourself. Tumango-tango ito habang tikom lamang ang bibig. I held his small hands with mine while I caressed his cute cheek. He frowned when I do that. He does not like to be treated as a baby anymore. Pero hindi ito nag-inarte at nagreklamo. Hinayaan lamang niya ako. Habang tumatagal, mas nagiging kamukha niya ng ama niya. Pati paraan ang pagkunot ng noon nito ay kuhang-kuha sa ama niya. Always remember that I love you so much, anak. Sorry kung pinaghintay kita na matagal. I cried. Don't cry, mama. It's fine with me. My son's soothing voice makes me tear up more. Marahan itong pinayad ang luha ko gamit ang maliit nitong daliri. Tsaka niyakap ako na mahigpit. Ganon din ang ginawa ko. Stop crying, mama. You don't have to continue. I'm okay. Naiiyak na saad pa nito. Naawa ko sa anak ko. Iniisip pa rin ito ang nararamdaman ko hanggang ngayon. Even though the anticipation to know about his father is still screaming in his eyes, and I know it. Let's go outside. I will introduce him to you. Pinakalma kong sarili at hinawakan ang kamay nito, tsaka ako giniya palabas ng kwarto. He looked up at me confused, but he chose to be silent and follow me. Paglabas namin, wala si Alex. Si nanay abala sa pagluluto. Si tatay naman ay sumaglit sa kuprasan niya. Naalala ko baka nasa kubo ito, kaya umikot kami sa bahay at pumunta sa kubo. Naabutan kong may kausap siya sa phone, kaya naman nakabihis ito ng simpleng gray jogger pants at puting sando na bagay pa rin sa kanya. Nakatalikod ito at kaya tinintay ko muna na matapos ang tawag nito. At sakto naman, hindi rin nagtagal ay natapos din marahil nito ang presensya namin sa likod, kaya naman mabilis tong lumingon at tinarap kami. Nagpang-abot agad ang mata naming dalawa at pagkatapos pinaglipat-lipat ito ang mata sa akin at kay Alden. Marahil iniisip nito na may kailangan kami, pero hinintay lang nitong magsalita ako. I bent my back to match my face, level with my son's hopeful eyes before I said, "Let me introduce you to him." I looked up at Alex, whose now eyes are glistening, then back to my son. "This man standing here is your father." Sabay turo ko kay Alex. Dahan-dahang lumingon si Alden sa ama niya. Marahil meron na siyang ideya kung sino si Alex, dahil talagang magkamukha sila. But seeing how his eyes glisten in happiness is priceless. Papa,
Sigaw nito na lumapit sa ama niya na ngayon naluluha sa labis na kasiyahan na nararamdaman. Alex squats with open arms. He hugged his son tight. A tears of joy escaped from his eyes. Matagal na rin siguro nitong gusto na ipakilala ko siya bilang ama ni Alden kaya naiiyak ito sa labis na kasiyahan when Alden called him. Papa? Galit ako, oo. Pero hanggang kailan ako magagalit sa kanya? I composed myself. Maybe it's time now? I could not contain my emotion and he stopped closer to me without breaking an eye to me. He held my hand. Hinila niya ako pabalapit sa kanya at niyakap kaming dalawa ng anak ko. Thank you, love. Thank you, he said. Napayakap na rin nga ako sa kanya. Siguro oras na para patawarin ko na siya. Hindi na lang ito para sa sarili ko kundi pati na rin sa anak ko. I forgive him. Thank you so much, love. Ulit pa nito at tinilikan ng noo ko. God knows how much I prayed about this to come and now he granted it. I love you both. With full of emotion, he said it. Habang nagyayakapan kaming tatlo, tumingin ako sa mukha niya at bakas ang kasiyahan sa mukha nito. I love you, love. I love you so much, love. I looked at him blankly at parang ang bagal ang pinroseso ng utak ko ang sinabi niya. I love you more, mama. There, I lost my emotion and cried. I could not believe it. Niyakap nila akong dalawa habang karga-harga pa rin ni Alex ang anak namin. Nakakagaan pala ng loob ang magpatawad. It's been 2 weeks since me and Alex are getting along again. Yes, I forgive him. After 4 years, but I halted in my heart to the person who almost ruined my life and who became my boyfriend and in the process made me his wife by force. I managed to find peace and forgiveness in my heart in a long way. After he confessed his feelings towards me, I could not contain my emotion. Halos araw-araw niyang pinapadama sa akin ang pagmamahal niya. Pinagluluto niya kami ng masarap na ulam araw-araw. Bumili to ng kabayo para lang maisakay na ang anak namin at maipasyal kahit dito lamang sa sitio namin. Kahit na naka-base online ang trabaho nito, he always find time to make it up for me and our son. Lalong-lalo na si Alden na masyadong clingy sa amay niya. Halos hindi na ito humihiwalay kay Alex pati na sa pagtulog, mas gusto nitong katabi ang ama niya. Lumipat na kami ng kwarto at sa kwarto na kami ni Alex at tutulog kaming tatlo. Alex is very caring to us. Talagang pinupuno nito ang panahon na hindi namin siya nakasama dati. He never failed to express how much we meant to him from time to time. He always said, I love you so much. O diba? Feeling kong haba-haba ng hair ko. Hanggang isang umaga, nagising akong maingay sa labas ng bahay namin. May ibang pamilyar na boses at meron ding hindi. Ano tong ingay ba naman niyang aga-aga? Kausap ko sa aking sarili. Nang tignan kong orasan sa dingding, alas 8:30 na pala ng umaga. Tanghali na pala ako nagising. After I've done my daily routine in the morning, when I wake up, I decided to go into our room. Para lang mapangangako sa nakita ko sa labas. Ang mga kaibigan ni Brandon nandito, present. At abala mga to habang kausap si Alex. Pagtingin ko sa kabila, isang pamilyar na bulto na malaking tao ang nakatalikod at kausap nito si Alex. Pagtingin ko sa kabila, sa kanan naman ay merong tatlong babae na sa tingin ko ay mga kasambahay ay na rin sa mga suot nitong uniforme. Busy ang mga to sa paghahanda na iba't ibang klase ng pagkain. Teka, ano meron? Ba't ang daming pagkain dito sa bahay at saka bakit nandito mga kaibigan ni Alex? Birthday niya ba? Sa pagkakatanda ko, October ang birthday niya at June pa lamang ngayon. So anong meron? Tangkang lalapitan ko na sana si tatay nang biglang, Hey love, good morning! Nakangiting sigaw ni Alex at lumapit sa akin. Then, he kissed me in my lips. Dahilan para mabaling sa akin lahat ng mga mata ng tao dito. Alanganin akong ngumiti sa kanya. Feeling ko tuloy umakit lahat ng dugo ko sa mukha. Alex always kissed me every morning at masasanay ako doon. Iba lang kasi ngayon nasarap kami ng mga kaibigan niya. I know he is showy though. Nagtatanong ang mga mata kong tumingin sa kanya. Pasensya ka na love. Hindi kita na-inform kagad kwan kasi nag-aalangan at parang nahihiya ito habang nagsasalita. Ano? Mamamanhigan kami. Sigaw ng kaibigan niyang sikit. Kaya naman napatingin ako sa gawin nila. Nakangisi ang mga to. Lalong-lalo na sikit na himala at naka-t-shirt na maong ang suot. As usual, ito ang mas friendly sa akin. At ayon sa mga kwentuhan nila, may kinalulokohan daw ito ngayon na isang nurse. Ang kasama naman itong si Mori, strict man ang mukha, nakangiti naman to ngayon sa akin at bahagyang tumango.
Ngilitian ko to bilang gante. And I just found out that he is also a happily married man. Shut up, dude. Ako dapat magsasabi, hindi ikaw. Masungit tong sumigaw pabalik sa kaibigan niya. Mamamanhikan? Ulit ko at namilog ang mata ko at parang di makapaniwala. Oo, kasal na kami at asawa na niya ako. Dahil kasi naman, pililit na lang naman ako eh. Yes, iha. Wala bang sinabi sa itong anak ko? Kaagad na sagot ng lalaking kausap ni tatay at tumapit na pala sa amin ni Alex. Ang ama pala ni Alex ang kausap ni tatay kanina. Kaya pala, pamilyar sa akin ang bulto ng katawan nito. Nakangiti ito at pinaling kong atensyon sa kanya. Sir, good morning po. Nahihiya akong bati. Tumaas ang isang sulok ng labi nito, dahilan para mas lalong maging kahawig nito si Alex. Na, I think it's dad now. In his serious tone but a smile is crept on his face. Nahihiya pa akong tumungo na lamang. Yes, love. Dad already knew about that. You're my wife. Already. Just like nanay and tatay, they knew too. While he said those, he snaked his muscular arms in my waist and he kissed my cheek again. Talagang di natatabla ng hiya ang lalaking to. Panay ang pagkiskis nito sa akin kahit nasa harapan kami ng ama niya. At gustong gusto mo naman. Sabat ng maldita kong utak. And by the way, Celine, napakagwapo pa rin ang apo ko. Sabay turo nito sa gawin ng anak ko. Wait, love. It's a surprise nga, di ba? He whispered and I heard the car door open, the familiar voice I heard. Was it Nanay Laura? Kaagad ko itong niyakap. Nanay? Celine, anak. Naiiyak ng boses nito. Hindi ko alam kung tuwa o ano, basta niyakap niya rin ako na mahigpit. Kasunod itong lumabas ng sasakyan ay si Lewis na ngayon nakatingin na sa akin. Nagpang-abot kagad ang mga mata namin. Lewis, sabi ko, hindi ako makapaniwala na nandito sila ngayon ni Nanay Laura. Celine, in his unusual tone he called me but this time matamis tong umiti sa akin. Relax pa rin masyadong araw nito sa suot na button-down white shirt at faded jeans with sneaker. He walked and got near to us. Sa labis na kasiyahan, lumapit ako sa kanya at niyakap ito. Ganon din ang ginawa nito. Pasensya na at pinag-alala ko kayo ni nanay. Hindi ako nakatawag kaagad. Ayos lang, Celine, alam ko at naiintindihan ko. Puto nito sa akin. Laking pasasalamat ni nanay at tatay sa kanilang dalawa ni Lewis. Kung di daw dahil sa kanila na mabuting loob, baka napano na raw kaming dalawa ni Alden dati. Si Lewis naman at si Alden halatang may alinlangan pa rin sa isa't isa. Ngunit masinsina na to ngayon nag-uusap ang dalawa pagkatapos makipag-usap ni tatay kay Lewis. Nang matapos ng lahat, umuwi na rin ng mga bisita. Hey love, takot ka ba sa akin? In his baritone voice, he asked me gently. Celine, I won't hurt you and never will. Okay? I love you. Malambing pang sabi nito. Napangat ako ng tingin sa sinabi niya. Hindi na niya pa ako papalapit sa kanya na halos wala nang distansya sa pagitan ng katawan namin. Tumikim to nang walang makuhang reaksyon mula sa akin. Hinawi ang buhok ko sa balikat. Sa paraan kasi ng pagkakatidig nito sa akin, mas lalo pang lumalakas ang tibok ng puso ko. Araw-araw pinaparamdam sa akin ni Alex ang pagmamahal niya sa aming mag-ina. Naglaho na lang na parang bula ang galit ko noon sa kanya. Kinasal kami ulit sa simbahan na dinunahan ng mga kanilang bisita. Masaya kaming mamuhay sa mga nangyari sa nakaraan. Isa na lang yung panaginip na kailanman hindi na babalikan. Masarap magmahal ng taong yayakap sa iyong kalungkutan, hahalik sa iyong kabiguan, tatanggapin ang iyong nakaraan, aalalay sa iyong kahinaan, iibigin ka ng buong puso maging sino ka man, at mamahalin ka hanggang wakas. Napakaswerte ko talaga. Dahil pinagkalooban ako ng Diyos ng mabait at responsabling mister at higit sa lahat mapagmahal na asawa. Kapag nag-asawa ka, hindi mo kailangan ng gwapo o maganda. Ang importante, kaya niya kayong buhayin ng anak mo. Nagtutulungan kayo mag-asawa. Nagmamahalan kayo na totoo at hindi kanya niloloko. Malalaman mo na masaya ang pagkasama ng mag-asawa kung may respeto, tiwala at hindi pinag-aawayan. Respeto sa asawa, pinakamahalagang bagay na dapat meron ito. Para manatiling payapa ang inyong pagsasama. Lumipas sa mga taon, naging maayos ang aming pamumuhay at pagsasama bilang mag-asawa. Malaki na rin si Alden at nasundan pa ng dalawa, si Colette at Aldrin. Marami rin pagsubok ang pinagdaanan, natuto kaming harapin lahat ng yon magkasama, nag-uusap, nagpaplano na mga dapat gawin. Ang sekreto ng matiwasay na pagsasama, maging open sa isa't isa, alagaan ang pagsasama.
At dito na po nagtatapos ang kwentong One Night Stand with a Billionaire. Hanggang sa muli po, mag-iingat pong lahat. Thank you sa walang sawang pakikinig. Mag-iingat po kayo.